may isang batang lalaki na nagngangalang Miguel na labis na mahilig sa mga gadget. Mula pa noong maliit pa siya, tuwang-tuwa na siya sa mga bagong teknolohiya. Tuwing may bagong gadget na lumalabas sa merkado, agad siyang nangangarap na magkaroon nito. Sa kanyang kaarawan, ang tanging gusto ni Miguel ay isang bagong cellphone na may pinakabagong camera at gaming features. Tuwang-tuwa siya nang matanggap niya ito bilang regalo mula sa kanyang mga magulang. Mula noon, halos araw-araw na niyang ginagamit ang kanyang cellphone para maglaro ng mga online games at mag-selfie. Sa paaralan, hindi mapigilang makita ng mga guro at kaklase ni Miguel ang kanyang pagkahilig sa gadget. Kahit sa loob ng silid-aralan, palaging may hawak na cellphone at abala sa paglalaro. Subalit kahit na mahilig siya sa mga gadget, hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, mataas pa rin ang kanyang mga marka at mahusay siya sa mga teknikal na asignatura. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagkahilig sa mga gadget, unti-unti ring na-realize ni Miguel ang kahalagahan ng iba't ibang bagay sa buhay bukod sa teknolohiya. Naging interesado na rin siya sa pagbabasa ng libro, pagsasayaw, at pakikipaglaro sa iba pang mga kabataan. Kumbaga, natutunan niyang magkaroon ng balanse sa paggamit ng mga gadget at pakikisalamuha sa iba. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Miguel na ang mga gadget ay maaaring maging kasangkapan lamang sa kanyang buhay at hindi dapat maging sentro ng kanyang eksistensya. Naging mas maingat siya sa paggamit nito at mas pinahalagahan ang mga tunay na koneksyon at karanasan sa totoong mundo.